Hello po sa inyo mga Kajansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng good luck na yan sa saping yaman man o pananlapi. So bago po natin simulan ang anumang ritual ay nais ko lamang pong i-promote sa inyo para po sa mga gusto pong umorder sa atin ng mga pampaswerte, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga career, o kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal, okay, meron po tayo. Mag-PM lamang po kayo sa akin, alright? So ngayong araw na ito, simulan na po natin yung ating ritual. Ito po ay malakas maghatak ng mga swerte po, lalo na po sa usaping pananalapi kung kayo po ay laging kapos o gupit sa pera, okay? Gawin nyo lamang po ito na may 100%ong pagtitiwala, okay? Dahil kung kayo po ay naku-curious or hindi po malakas ang inyong paniniwala, ay huwag nyo lamang po itong subukan dahil masasayang lamang po ang inyong oras at hindi po ito mag-work sa inyo, okay? Para lamang po ito sa mga taong malaki po ang paniniwala sa ganitong ritual. So gamit lamang po yung 1 dahon ng laurel at sabayan po natin ito ng cloves. Yung cloves po ay gaya ng makikita nyo po sa larawan. Kahit ilang piraso lamang po, depende po sa inyo, right? Okay? So ilang cloves po at 1 dahon ng laurel. So ito po ay gawin po natin bago po tayo matulog. Maghanap po tayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable. Na pwede po natin gawin ang ritual na ito nang wala pong mga distraction. So make sure na naka-off ang inyong mga television, ang inyong mga radyo, okay? Naka-silent ang inyong mga phone. Para po kayo ay makapag-focus. So kapag ready na, ay simulan na po natin ang ritual na ito. So ang gagawin lamang po natin dito sa ating dahon ng laurel ay isulat nyo po ang halaga ng pera na gusto nyo pong i-manifest. Kung meron po kayong halaga ng pera, kung malaki po ang inyong mga, kung meron po kayong babayaran pagkakautang, o kung meron po kayong paggagamitan. Okay, halimbawa po 50,000, 20,000, depende po sa inyong mga kajansky. Huwag nyo pong limitahan ang inyong mga sarili, lalo na po kung alam nyo pong deserve nyo po ang bagay na inyong hinihiling. Okay, kay universe, dahil kayo naman po ay hindi tamad, kayo naman po ay nagsusumikap sa buhay, kayo po ay walang inaagrabyadong tao, hindi po kayo nanlalamang. So tila kailap lamang po talaga ng swerte, okay? Dahil marami pong mga negative energy sa paligid or mga evil eye na yan, hindi po natin alam, okay? So pagkatapos po ninyong isulat ang halaga ng pera, ay pagkatapos ay itong ating cloves ay ilagay nyo po sa inyong mga palad. Kasama po yung inyong dahon ng laurel, okay? Ipatong nyo lamang po siya sa inyong isang palad, ilagay ang 1 dahon ng laurel at ilagay po yung cloves, okay? Pagkatapos ay ready na po tayong mag-manifest, dasalan po natin ito. Isang ama namin at isang sumasampalataya ako kung kayo po ay Katoliko. Pero kung iba naman po ang inyong reliyon, ay wala pong problema. Pwede niyo pong sambitin ang inyong mga sariling dasal. Kahit ano po, or kung kayo po ay Katoliko, hindi niyo po kabisado itong dasal na ito. Kahit po personal na dasal, basta't ito po ay taos po. So, alright, dasalan po natin ito. At pagkatapos ay sambitin na po natin yung ating mga intention. Yung ating po yung mga intention, ayun po yung ating mga kahilingan. Kung ano po yung gusto nating wish na gusto nating mangyari. Okay, bakit po natin ginagawa ng ritual na ito? Pagkatapos mga Kajansky ay tayo po ay i-claim na po natin, i-affirm na po natin sa ating mga sarili na tayo po ay sure na ito po ay mangyayari, tayo po ay dapat positibo. Okay, sambitin lamang po natin yung ating kataga, yung ating mantra, thank you universe, now I'm ready to receive the blessings. At pagkatapos po nito mga Kajansky ay meron po tayong mga pouch na red pouch or kung wala naman po ay yung mga pulang tela. Okay, pwede nyo po itong tahiin sa bawat gilid para hindi po maglaglagan yung ating ilalagay na isuksok po natin itong dahon ng laurel at saka yung cloves at pagkatapos ay ilagay po natin ito sa ating mga pitaka. Ito po yung magsisibi nating good luck, lucky charm sa ating mga lakad, okay? Lalo na po kung meron po tayong mga malagang lakad na may kinalaman po o transaksyon, okay? Sa pera. So kapag tayo po ay alis ng bahay, pwede po natin itong himas-himasin, okay? Himasin lamang po natin ito. Ito po yung magsisibing good luck sa atin. Ilagay niyo lamang po ito sa inyong mga pitaka. So dahil ginawa po natin ito sa gabi, okay mga Kajansky, so ilagay niyo po muna ito sa ilalim ng inyong mga unan or isisit niyo po muna ito sa inyong mga punda, okay? Para pagtulog po natin, atin po itong habang yung ating diwa ay naglalakbay po, okay? Tayo po ay magkaroon ng connection kay universe, okay? So pagkatapos itong pagising natin sa umaga,
ay kunin po natin ito, okay? Between 6 to 8 a.m. po ng umaga ay kunin po ninyo at inyo po itong pasikatan sa sinag ng araw kahit ilang minuto lamang po para mas lalo pang ma-activate ang energy nito, mga kajatski. And then pagkatapos ay pwede na po itong ilagay sa inyong mga pitaka kapag kayo po ay kahit saan kayo magpunta at may mga mahalagang lakad po kayo. So, yun lamang po ano mga kajanski, napaka-simple pero ito po ay napaka-mabisa. Basta po sabayin po natin ito ng malakas na pagtitiwala. So, kung meron po kayong mga katanungan o hindi man masyadong na-gets ninyo yung mga ritual na ating ginawa ngayon, ay mag-comment lamang po kayo sa iba pa, okay? So, yun lamang po at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. At syempre, kapag ginagawa po natin ang ritual na ito mga kajanski, sabayin din po natin ito ng pagsusumikap po tayong maging tamad. Kung ano po yung mga ginagawa natin sa kasalukuyan ay atin po itong ipagpatuloy. Mas lalo pa po natin pag-ibayuhin, okay? Tatandaan natin na sa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga kachansky. So ayun lamang po mga kachansky at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. And ito say bye now. See you again on the next one. Bye mga kachansky!